Naghahanap ka ba ng single house and lot dito sa Marikina na malapit lang sa UP Town Center? 5.1 kilometers ang layo at 15 minutes drive? Kung naghahanap ka, itong house and lot na nasa likod ko ang bago kong ipapakita sa inyo. Before we start our tour, please like and follow EDJ Facebook page, Reel, TikTok, Instagram, as well my EDJ YouTube channel. So you'll be notified every time we drop a video. Now guys, let's start our open house tour. From the street level of this property, as you can see guys, ito yung two-story single house and lot. Ito yung four-panel folded gate heading to your two-car carport. Two steps papunta dito sa pedestrian gate heading to your solid and large main door. At may box garden ka dito. And this side, meron ka pang another open space for additional one-car carport. Bali, three-car carport ang kasya dito sa house and lot na to. Or pwede rin dito, kung may mga big bike ka, pwede rin po dito. Ito yung pedestrian gate, pero bago tayo pumasok dun sa loob, it speaks of this home that there is 150 square meter floor area, more or less, 267 square meter. And meron siyang four big bedroom. Let's go. Ito yung steps mo, papunta dito sa large and solid main door. At dito sa side, kung mapapansin mo, open siya. Pwedeng mong lagyan or naka-provision talaga to for your koi pond. And ito yung side na to, ito yung huge two-car carport. Excuse me lang po sa mga gamit na makikita nyo po. Minabuti na namin i-video tong napakagandang house and lot dito po sa exclusive subdivision sa Marikina na napakalapit lang po sa SM San Mateo na nasa 2.7 kilometers lang siya. At kung idadrive mo siya, mga nasa 8 minutes lang po siya. Yan, ganito po yung lapad, lawak niya. At tingnan nyo naman po yung ceiling niya. Ito yung steps. Papunta dito sa large and solid main door ninyo na napakataas. Pagpasok mo niyan, yan, napakaaliwalas niya. Pero excuse me lang po ang agenda sa mga gamit. Siyempre, under construction. Tapos dito sa side na to, ito yung living area. Ito yung inyong magiging dining. Lagay ka lang ng modern light dito sa taas na ito. Dito yung kitchen. At dito yung staircase going up to second floor na mamaya titingnan natin. And ito yung kitchen niya. Tapos meron siyang door access papunta dun sa two-car carport mo. Para kung may mga bit-bit kang mga wet goods na galing sa palengke, hindi ka nadadaan sa main door, diretso ka na dun sa secondary door. Dito tayo sa service area. Sa service area, ito yung shower and toilet, laundry area. Ito yung everyday kitchen, may maid's room and driver's room ka dito sa taas. Pero pwede mo rin gawing storage area. It's up to you kung meron kang drivers. Pwedeng gamitin yan o pwede mong storage area. Then guys, makita na natin yung exterior and interior dito sa ground floor. Ito yung staircase going up to second floor. Tara, tingnan naman natin dito yung apat na bedrooms. Yan guys, ito yung landing between the ground floor and the second floor. Imagine mo, dito may tempered glass yan. Tapos yung ilalagay dito na steps is yung wood na nandiyan na po, nakaredy na. At meron ka dito four-panel awning window to give natural light and good ventilation mula sa ground floor and the second floor mo. Tapos meron ka mga peaks window, may modern light ka. At imagine nyo po yung taas ng ceiling. Di ba? Ang ganda. Pag meron kang ganito, kagandang house and lot, ano kaya ang mga design na pwede mo pang idagdag dito? Yan guys, welcome to second floor ng house and lot. Dito na nabanggit ko kanina, meron tayong four bedrooms dito. At ang unahin po muna natin, itong bedroom 1. Ito yung hallway mo, kapunta dito sa bedroom 1. Itong side na to, ito yung side ng likod ng house and lot kung nasaan yung utility area. And ganda sa kahaba at kalapad. Painted white yan. Taas ng ceiling mo. More or less,
Nasa 4 meters ang ceiling nito. At may ceiling fan ka na rin dito, guys. At meron ka ng mga pin light. Labas tayo dito. Ito, tinatapos pa lang nila yung magiging cabinet. At ito yung common toilet and bathroom sa side na yan. Next natin yung bedroom 2. Ayan, ito yung masipag nating si Kuya. Ayan, pakita ko lang sa inyo ha. Ito yung bedroom 2 natin, tapos yung cabinet niya. Ngayon, tingnan naman natin yung bedroom 3. Pero bago tayo pumunta doon sa bedroom 3, ito yung na-mention ko na gagamitin ng kahoy para dun sa steps. Ito yung bedroom 3. Pagpasok mo sa kanan ko, ito yung makeup area or pwedeng study area. At may 2-panel cabinet ka sa side na yan. At ito yung bedroom 3. Yan, ganito yung size niya. Mataas, hindi. Ang mapapansin mo dito or mafeel mo pag nandito ka, maaliwala siya, hindi siya mainit. Because of nakakadagdag itong 2-panel ng awning window o 4-panel, meron ka mga fixed window. Ang purpose naman niya yan, nakikita mo yung ganda ng paligid at yung taas ng ceiling niya. Tapos may ceiling fan ka na dyan. Labas na tayo dito sa bedroom 3. Next naman natin, yung bedroom 4. Dito sa bedroom 4, ganito kataas yung ceiling ulit. Yung ceiling, na-amaze ako sa ceiling ngayon. Ang taas kasi nakakadagdag ng elegant yung ceiling niya. Saka yung ventilation niya, mas maganda yung circulation ng hangin. Tapos itong house and lot nito, guys, pag natapos to, mas lalong napakaganda nito kasi may mga lightning na magaganda, may mga accent wall na mga na ilalagay yung owner dyan na talagang may in love ka dito sa house and lot. Napakaganda ng community, small community, exclusive subdivisions dito sa Marikina na ang layo lang niya sa SM Marikina, isa ilang kilometro lang, and sa Marikina Valley, meron siyang nasa 3 kilometers of almost 3 kilometers lang, nasa 9 minutes drive lang din po siya. At guys, ito yung floor to ceiling or almost floor to ceiling na cabinet na napakataas. Ito yung pwedeng study area o makeup area or pwede mong ilagay yung TV dito sa side na yan. Ito yung 2-panel mo at meron ka mga drawers dyan. At ito yung isa pang panel mo dito. Ganyang kalaki yung ceiling mo. At dito sa side na to, ito naman yung toilet and bathroom dito sa master bedroom. Ito yung double sink. Ang brand niya is American Classic. Tapos wide solid surface yung ginamit niya dito. Ang ganda ng tiles. And dito sa side na to, siyempre ito yung toilet, ito yung shower mo, at ito yung ventilation. At sa taas niya may cabinet ka na dyan, guys, ha. Tapos dito, maganda, may mga design na siya dito na lagayan mo ng mga shampoo, ng sabon, at dito rin sa side na ito. Yan, meron na rin siyang nilagay. Para ready to use na talaga yung toilet and bathroom. Labas tayo dito at puntahan naman natin yung balcony. Mula dun sa bedroom, yan, meron kang balcony dito. Nakikita mo yung paligid ng subdivisions. Hindi lang ganda ng house and lot ang may enjoy mo dito sa subdivisions, kundi yung amenities. Yung mga facilities dito sa subdivisions, nandiyan na yung 24/7 security. At nandiyan din po yung napakaganda nilang basketball court, clubhouse na napakalaki, at yung swimming pool. Yan, kung sakaling nagustuhan niyo po itong bagong pinictured na house and lot dito sa Marikina City. At nasa 5.1 kilometers lang po siya sa UP Town Center. At kung naghahanap ka na malapit sa area na yon, ito yung isa sa mga house and lot na pwede kong i-recommend sa'yo. And please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button for notification para lagi po kayong updated sa mga bago kong pinifeatured na property. Dito po sa Metro Manila and Nusa Lere. Again, this is Delbert Talos, helping you find a home that's meant for you.